presensya, de konsensya. Servisyo publiko para sa iyo, Kapilipino. Itong BuB Summit na ginagawa namin ngayon dito sa Subic ay para tingnan ano i-assess, ano yung mga gap sa implementation, ano yung mga learnings, at paano natin i-strengthen pa itong proseso ng bottom-up budgeting sa ma-mainstream siya sa local government, sa mga civil society organizations, at saka sa national government. Ayun, Direk Jhecy, no, yung bang ginagawa ninyo, no, siyempre nag-uusap yan sa assembly, at meron ba yung age bracket yan na particular na mga tao? Ah, wala. Actually, kasi ang 14 yung sektor natin sa lipunan, kasama ang mga children eh. So, masali din sila dito. At kasama ang senior citizen. So, mula sa mga children at sa senior citizen kasama dyan. Kasama din yung mga magsasaka, mangingisda, kababaihan, mga person with disability, at iba pang mga, ano, mga sektor sa lipunan. 14 yan sila lahat. 2 years ang preparation natin para sa budget, para makahabol sa ano, sa national budget cycle. Dahil 2011, 2012 pa tayo nag-start dito, marami na tayong mga learnings. Yes, Director, no, dun sa, siyempre, hindi naman ito bagong-bago, as in, ngayon lang nag-start, ano, sabi nyo nga, nag-planning na mula 2011, at umusad na yan. Kamusta po ba yung mga naging resulta, no, doon sa mga talakayan na yan, sa summit na yan? Ano ba yung mga ilang na pinpoint na mahalagang naobserbahan, ano, at paano na ito ina-actionan? Alam mo, maganda yung mga experiences ng mga tao. Kasi sabi nila dati, yung nakikita nilang mga tutugon sa kanilang kahirapan, hindi naman yan napapakinggan ng national government, ano, at saka ng local government. Mga example ng mga good experiences ng mga tao, halimbawa yung mga urban poor, merong iba, nag-request sila ng, kasi gusto nila, sila mismo mangongontrata yung mga urban poor, di ba, yung mga development na nangyayari sa mga munisipyo. Nagbo-boom tayo sa development eh, pero ang sinasabi ng mga construction worker, dapat hindi lang kami construction worker, dapat kasama kami dun sa nangungontrata. So, naka-request sila, yung isang munisipyo, naka-request ng ano, blocks making para dun sa mga construction worker na organisado sa isang munisipyo. At naibigay yun, no, ng mga ahensya ng gobyerno. Meron ding example, yung mga magsasaka, yung mga ano, pangangailangan nila ng mga traktora. At dahil sila mismo, naka-request sila directly, no, na hindi nila kailangang manikluhod sa mga ahensya ng gobyerno at saka sa local government. No, so dahil nailagay nila yan dun sa plano, sa BUB, ay nabigyan sila ng ano, ng mga traktora. Maraming ganyang mga experiences kasi 1,634 munisipyo at cities natin sa buong Pilipinas ay kasali sa BUB. Ayun po. At yung pondo po ba noon, Director, no? Saan ba nanggagaling yung pondo? Let's check kanina, sa isang example nyo na yung ilang magsasaka, nabiyayaan ng traktora. So, saan ang galing yung pondo? Sa mismong LGU? Hindi, sa DA yan galing. Ayun. So, dahil ganon ang department. Oo. Ang nagpa-plano lang kasi ang LGU at saka ang basic sector. Pero sinasubmit yan sa amin sa national government. Tapos yung mga budget na yan, naka-route yan sa iba't mga ahensya na may mga mandato sa mga proyekto na yon. Halimbawa, kung agricultural project siya, sa DA babagsak yung mga proyekto na yon. Ang magpo-condon yung Department of Agriculture. Nakasama yun dun sa kanilang ano, sa kanilang sa General Appropriations Act, yung budget na sinasubmit sa Congress at na-approve ng Congress at saka ng Senate. Kaya matagal ang preparation sa BUB eh, kasi kailangan habulin yung budget process ng mga ahensya na dumadaan sa Congress. Para sila mga congressman, ano po, ano? Dahil sinasama yung mga suggestions nila doon sa particular departments. Ayun, at doon sa mga naka-avail po, no, ng blessings niyan dito sa bottom-up budgeting summit,
sila po ba ay kumbaga nakakahingi ng pondo sa per project ano, on a per project basis at saka siyempre nasa right timing dapat para makapasok na sa budget ng particular agency. Oo. Pero ang implementation process kasi nakadepende yan sa implementation guidelines ng ahensya. Ngayon kasi medyo mahigpit ang ano natin eh, yung halimbawa kung yung ang tinatanong mo ba ay pagbibigay ng direct fund sa opo. Mga CSO. Sa halimbawa, yan. Opo, nabigyan medyo na sila, no? Medyo mahigpit yan. Hindi pondo ang ibinibigay sa kanila. Alam mo, sa noong 2013, 555 municipalities yung kasali. So, sa mga municipalities and cities yan, ano? Ang CSO dyan, ang mga LPRAT, kunwari, i-consider mo lang na limang mga CSOs yung mga limang projects na mga CSOs yung na-approve dun sa proseso na yon. So, times 5 mo na lang yun, ibig sabihin 595 times 5, yun yung dami ng proyekto para sa CSO. At ang ano namin, sa isang munisipyo, mga 13 on the average, yung kasama dun sa planning body, 13 CSO siya. So, times mo yan dun. Sa 2013 lang yan. Sa 2013 kasi, ang criteria of selection natin sa mga munisipyo, yung poorest na talagang nangangailangan ng tulong. So, 609 municipalities yung kaya lang hindi lahat nakasubmit. Kaya 595 yung talagang may proyekto. In-expand natin yan sa 2014. Isinama natin yung mga vulnerable sa disasters. Vulnerable sa floods and landslides. So, naging 1,200 plus yan sila ng mga munisipyo at saka mga cities. So, ganun pa rin, no? Times mga 13 organizations pa rin yun per LGU, times approximately mo, mga 5 projects yung nakalaan sa mga TSOs on the average. So, marami-rami so, na yun po, no? Oo, marami yun. So, 2015, no, ngayon, lahat na ng municipio ay at mga cities kasali. Kasi, na-practice na natin, piloting lang kasi yung mga simulang year. At dahil sanay na tayo sa proseso, kaya na nating gawin sa lahat ng munisipyo. Lahat na ng munisipyo ay kasali sa 2015, no, yung ini-implement natin. So, ibig sabihin po, itong taon na ito, 100% na ng mga munisipyo at mga lunsod. 100% at mga lunsod kasali. So, magandang balita. Ganun din, kasali lahat. Ayun, malaking bagay po yun, ano, sa ating mga kababayan, lalo na yung mas nangangailangan ng tulong mula sa National Anti-Poverty Commission, tsaka yung mga kaalyado ninyo ng mga grupo, mga ahensya ng pamahalaan para mabigyan ng hindi lamang pondo, kundi kagamitan at kaalaman para maisulong din kanilang kabuhayan. Oo, tama ka, Limuel. Ayan po, meron po ba kayong wala panawagan? Wala tayong pinipili dito. Opo. Wala tayong pinipili, no? Lahat ng mga civil society organizations ay pwedeng sumali. At lahat ng mga LGUs ay pwedeng sumali. Ang requirement lang ay dapat papapasukin ng LGU yung mga basic sector dun sa planning body. I-accept nila dapat. Yan kami medyo nahirapan nung unang ano eh. Kasi alam mo naman, siyempre, sa mga LGU, may sarili-sarili silang basic sector group, no? Yung mga supporter nila. Pero tayo gusto natin ipukas sa lahat, no? Ng mga, kaya tayo ang nagpapatawag ng mga CSO assembly. Ayun. Para siguraduhin na the broadest possible groups ay ma-invite doon sa CSO assembly at sila yung pumili mismo ng representative nila doon sa planning body. Ayan, ako maraming salamat po. Medyo naubusan tayo ng oras sa ating talakayan na director. So, hopefully sa mga susunod na pagkakataon ay ma-share pa po ninyo yung ilang pa mga ginagawa niyong mahalaga, no? Na sa pag-abot sa mga kababayan natin. Meron po ba kayong contact information sa mga interesado na lumahok sa mga programa po ninyo?
Saan po sila pwede tumawag? Pwede lang mag-log on sa www.napc.gov.ph. So, pag nag-iwan sila doon ng message, maya-maya nasa akin yung, ano yun, yung message doon. Tapos kung gusto nilang i-monitor yung lahat ng mga BUB projects mula nung umpisa, nasaan na siya, hanggang sa 2016 ay meron na tayo niyan, ano? Pero ngayon, nasa Congress pa kasi yung... Ay, 2016 meron na. Ay, ito na. Nasa Congress yung 2016. Oo, at saka nasa Senate. So, kung gusto nilang makita lahat-lahat yun, pati update, at pwede rin silang mag-iwan doon ng mga ano questions, at mga kahit na anong question, no? Mga, kung mga findings, kung may mga findings sila. Mag-log on lang sila sa openbub.gov.ph. Pag nag-iwan sila doon ng message, maya-maya yun nasa amin na doon sa working group ng BUB. Ayun, maraming salamat po muli, Director Jhecy Rebete at sa National Anti-Poverty Commission. Maraming salamat din, Demuel. Yes, God bless po sa inyo. Ayan mga kalyan, sa samahusay na pangasiwa, pansamantala nagpapaalam po tayo. Kasama natin kani-kanina lang, National Anti-Poverty Commission, si Director Jhecy Rebete ng Local Affairs Unit. Salamat din kay Grace Benel at Nat-Nat. Ako po si Lemuel Rainier para sa Ahensya de Consensya. Ahensya de Consensya, servicio público para sa iyo, Kapilipino.